Capricorn, hi. Welcome to Mystic Queen PH. At titingnan natin ang energies ng inyong kaperahan, money, career, finances. Ngayong June 2024. Yan. So this is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin na ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe. Turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong third anniversary promo, 25% discount sa tarot reading services, extended hanggang May 31, 2024. So yung link nasa description at sa pinned comment, paki-check nyo na lang. Okay, so let's see, Capricorn, what is your overall energy sa inyong money, career, finances ngayong June? Overall energy, you have the Judgment. Okay, so this is change, rebirth, realizing what's good for you, what is not good for you. Awareness. You are awakening. Maaring meron kang realizations of your situation sa trabaho, sa career mo, sa business, about what works for you and what is not. So, yung iba, maaring you are going to let go of the things na hindi na nagwo-work for you pagdating sa career, business, or trabaho. At ang dadalhin mo lang is kung ano yung nakakatulong sa'yo moving forward. This is also a rebirth of a brand new you. So, maaring you are reinventing yourself. Pwedeng rebranding. Kung may negosyo ka, you are rebranding your business. Or ikaw mismo, i-rebrand mo yung sarili mo. Diba? Let's see your possible challenge. The challenge is the Eight of Pentacles. Yung iba sa inyo, Capricorn, maaring magiging challenging sa inyo yung focus ngayong June. There might be a lot of changes that is going to happen sa yung trabaho, sa career, sa business mo. Na minsan, meron ka mga makakaligtaan na task. So, just make sure na nakatrack lahat ng mga task mo, isusulat mo. Meron kang reminder sa iyong phone para hindi mo makakaligtaan, okay? Some of you naman, you may experience parang tinatamad. Oo, na tipong feeling mo, ito ba talaga yung gusto kong gawin, paulit-ulit, lalo na kung nasa ang iyong trabaho, career, or business, ay masyado ng routinary for you, or may mga times na hindi ka na nakakahanap ng fulfillment dyan. Let's see your opportunity. Your opportunity. The Sun. Oy, opportunity for you. This is energy. Merong bagong magpapa-inspire sa'yo. This can be a new job, a new career, a new business wherein you will use your creativity. Yung pagiging malikhain mo. O yung iba, content creation. Example lang naman. Or magaling kang magburda, so gagawin mong negosyo. Magaling kang magtahi, magaling kang mag alaga ng halaman, magaling ka, meron kang skill, meron kang expertise that you are going to use, gagamitin mo para mas maging abundant. And the Sun is also about clarity. So, maaring meron kang kaliwanagan sa mga bagay na gusto mong i-pursue. Kung medyo out of focus ka, at least malalaman mo rin kung saan ka dapat mag-focus. Diba? It's a matter of priorities. So, what is your blessing? The blessing is the Six of Pentacles. So, balance in your finances. So, yung iba, kung kayo ay nagkaroon ng challenging situation sa pera nyo, sa cash flow ninyo, ngayong June, things are going to be better, no? Yung mga needs nyo, mapoprovide nyo para sa sarili nyo, para sa family ninyo. And maari ring meron pa kayong matitira para itulong sa iba. And just in case na magkaroon kayo ng
pangangailangan, no, or need, or you need someone to help you out sa trabaho, sa career ninyo, sa business, someone is going to help you. Okay, what is the judgment card? You have the Ace of Swords. Para tong Eureka moment. Ace of Swords is a new idea, a new beginning. Can be a message coming through sa'yo na, oh, it's time to make some changes in your life. Mm-mm. So, I think you are going to be open sa mga changes na yan. Can be a new job, a new career, isang business idea. Okay? Let's see, what is the Eight of Pentacles? The Two of Pentacles. June is going to be very busy for you, Capricorn. A lot of work. Yung iba, merong bagong source of income na idadagdag nyo sa trabaho, sa career, sa business ninyo. Na you may need to juggle, no? Multitasking. So, yung iba, yung pagiging... Minsan kasi mga Capricorn, kapag tinatamad, lalo silang nagiging productive. I don't know. May mga ganun eh, no? Na, parang nililibang nila yung sarili nila. Let's say, kaya nilang utusan yung sarili nila na maging productive kahit na tinatamad sila. Oo. Yan yung ano... Kasi meron silang motivation. So, yun yung importante. You have your motivation. Kasi yan talaga yung magpupush sa'yo na gawin yung mga bagay kahit na tinatamad ka. What is the Sun? You have the Five of Cups. I feel like you are realizing your past mistakes. At yung past mistakes na yon, dun ka makakuha ng opportunity na although hindi mo na maibabalik yung nagawa mo in the past, yung mga pagkakamali mo, pero yung natutunan mo dun sa pagkakamali mo, pwede mong magawa ngayon. Diba? Ma-apply ngayon sa mga endeavors mo, no? Sa mga pinagkakaabalahan mo. What is the Six of Pentacles? You have the King of Cups. Someone is very supportive of you. Can be a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Na nakikita niya yung efforts mo, yung mga plans mo, yung may nakaalalay. Oo, that's what I'm seeing. Someone is assisting you, willing to help you in times of needs. Okay? Just in case you need some assistance. Let's see what else, Capricorn. Beauty. Oh, ayan. You are focusing. You're also going to focus on taking care of yourself, your physical appearance. Dyan ka rin kukuha ng confidence mo, no? Maaring medyo nakalimutan mo yung sarili mo. So, ngayon, mag-glow up ka. I feel like that's part of your reinvention, no? New beginning. So, may bagong simula, bagong opportunity. This is going to bring you stability in your finances, in your career. Transformation. Oo, major change. Bagong trabaho. Authenticity. Ayan, nagpapakatotoo ka na sa sarili mo. Ano talaga yung gusto mo. Number 10. Pwedeng number 10 is very important sa'yo. Or number 1, number 4. 444. Oh, stability yan. And structure. So, talagang ano, meron itong new beginnings. Can be a new endeavor, a new work, a new career, a new position in your work. New inspiration. See, things are transforming. Change is coming for a brand new you. Oh, that makes sense with the judgment card. Na like what I mentioned kanina, you are changing for the better. Iniiwan mo na yung ano, yung self-limiting beliefs mo. You are focusing more on your productivity, your abundance. Skilled. Oh, may mga skills ka. And itong skills mo na to, dyan ka mas mag-i-invest kung saan ka na magaling. Maari rin namang meron kang pag-aaralan na bagong skill dahil andun yung interest mo. Diba? As long as you are interested in something, marami kang magigain na knowledge dun kasi interesado ka eh. Diba?
Feel and allow a deeper sense of peace to fill you now. This is a divine quality. Yes. Importante rin sa iyo yung peace of mind. Lagi mong isipin na kapag meron kang gagawin, you have to clear your mind, especially in making decisions. Para yung fresh ideas, yun yung papasok sa isip mo. Prosperity is flowing. Have faith that you will receive it in the perfect form. So you will get what you deserve pagdating sa blessings. Kung inefortan mo, trinabaho mo, diba? You took action, inactionan mo, then definitely you deserve a reward. New growth and potential is on the horizon. Reach out and embrace it. Oh, meron talagang growth. Part of your reinvention, your rebirth. So I think ano to eh, ito kasing rebirth na to is ikaw mismo yung ano niyan, yung gumawa. Parang ikaw talaga yung nag-decide niyan na may baguhin. Kasi minsan yung mga transformation na yan, death and rebirth, may mga times na hindi natin kontrolado. Let's say tinanggal ka sa work. Hindi mo na kontrolado yon, pero death and rebirth yon kasi may nawala sa'yo, may natapos, may nag-end, pero may opportunity sa'yo na magsimula ka ng trabaho sa ibang company or ibang pagkakakitaan. But I think this renewal, no, parang rebirth na ginagawa mo, it's a decision na na-realize mo na, teka, kailangan ko nang may baguhin sa sarili ko, yung mindset ko, yung determination ko, ganon. So, itong pagbabago na to is part of your growth. You are growing, okay? Andiyan na yung ano, potential. So, you have to embrace that, okay? So, that is your reading, Capricorn. Thank you so much. Bye!